always cry to me, but I always tell them na, crying is good, sabi ko, but sometimes you have to think because you don't cry a lot of times pag maraming tao ng maraming beses. Hindi maganda. Paminsan-minsan, anak, pag hindi mo na kayang tiisin, huminga ka ng malalim. Ang Diamond Star patuloy sa kanyang naiibang pagkinang. May pelikula ka bang gagawin para? Unang putok, nagising ako. Pagtungo ko sa bintana na ano, yung kekuban na yan, okay. Nasa tabi ng karsada, tapos nakaharang sa driver side. Sa panunuha ng Burgos at Maguni sa Barangay Adjacent Hill, San Juan, Biyahing Savior School at Immaculate Conception Academy, ang isang Mark III van na may plate number WFV-991, lulan ang apat na katao, isang driver at ang yaya at dalawang bata, ang musmus na anak ng Negros Occidental Congressman Ju Ledesma. Walang nakaramdam na magbabago na pala ang takbo ng buhay ng mga batang biyahing eskwelahan lamang. Palagay namin, sinasabayan na nila, dito sila nakasyempo, kinat nila yung van na to. Nagbabaan yung apat na lalaki, mga nakabonit, saka sombrero, tapos naka-shades na itim na itim. Pinutukan, ginasagyo sa lamin, para ma-scare yung driver sa kanila. Nilabas yung mga bata. Luna yung maliit, tapos yung malaking babae na 10 years na ito yun. Sinakay dun sa isang panastarek yun. Ang dalawang batang ito, sina Julio Carlos Tomas, 5 taong gulang, at Julieta Victoria Ledesma, 10 taong gulang. Kapo-anak ng biudong congressman sa kanyang unang asawang si Maria Victoria Peck. Ipinasok ng pilit sa isang Starex van at sa Isuzu Highlander na may plakang WDC-549. Napag-alaman na ang plaka ng Highlander na ito ay iba ang nagmamay-ari. Pinalalabas na pati ang sasakyang ito ay nakaw. Pumarang sa sasakyan, pinaputukan ang mga kulong at winasak ang mga salaming tinanggihang buksan ni Randy Barcelona, driver nito. Ayaw mo buksan, ha? Tinoktok niyang ganun, tapos bigla na lang may nagputukan. Yun yung oras na sinabi sa yaya ko na tapa. Kinuha raw ng mga salamin ang susi ng van at pinilit na buksan ang mga pintuan ng sasakyan. Maraming nakasaksi kung paano di umano kinuha ang dalawang batang nag-iiyakan papunta sa sasakyan ng mga kidnapper. Agad itong umalis at iniwan ang yaya at driver na nagtamo ng ilang sugat. Agad namang rumisponde ang Eastern Police District at si J.P. Ejercito, mayor ng San Juan kung saan naganap ang abduction na ito. May ilang balang na recover sa eksenang pinanggalingan. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin mabigyang linaw ang kaso. Talaga ito hindi naman nagkulang ang police. Talagang ano lang, tao lang din sila. Ngayon, nagbigay pa umano ng pahayag ang mga kidnapper na sila ay humihingi ng 60 milyong piso kapalit ang dalawang bata. Ngunit hindi pa ito kumpirmado mismo mula sa congressman. Inumpisahan na ang tactical interrogation sa kasamang yaya ng mga bata na si Jeneline Tesado at sa driver na si Barcelona na pag-alaman umano sa initial investigation na mahigit isang buwan pa lamang ang driver sa puder ng congressman. Dahilan dito, nagkaroon ng spekulasyon na maaaring may kinalaman daw ang driver's abduction na naganap. Dahilan na rin sa mga statements nitong hindi umano tugma-tugma. May mga tip tayo. Tataan ko na nito. Titingnan ko natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin umano mahinga ng pahayag ang congressman. Not now, please. Ang sambit sa mga tanong at investigasyon ng media. Bagabag rin ang nobyang si Asunta De Rossi at ang kanilang mga pamilya. Panay raw ang iyak at pansing apektado sa naganap sa dalawang batang napamahal na sa kanya. Kapwa pa rin silang nananahimik sa isyong ito, alinsunod marahil sa patakaran news blackout ni Pangulong Arroyo. Buong industriya ng showbiz at mga kasamahan ni Jules sa Kongreso ay nananalangin makatawid ng matiwasay ang pamilyang sinapitan ng malas.
lalo na ang kanyang dalawang inosenteng anak. Ngunit hanggang kailan kaya nila haharapin ang blangkong pader na walang binibigay na katiyakan o kasagutan sa misteryosong kidnapping na ito? Ako